Hello guys, good afternoon. Welcome again sa lahat ng mga investors and traders. So meron akong na-receive na email about APL or follow-on offering of Apollo Global Capital Incorporated. So ang offer price niya is just only for 0.08 per share lang siya, no? So ang minimum na pwede mong ma-avail is 100,000. Let's open yung calculator. Ayan. So kung ang minimum is 100,000 times mo ng 0.08, so 8,000 pesos lang, no? Meron ka ng 100,000 shares. And then, pwede kang magdagdag ng 10,000 shares. So yung maximum na pwede mo makuha is 190,000, no? Times mo ng 0.08. So dapat may budget ka 15,200. Pero again, no, only invest what you can afford to lose. Yung video na to is just an insight. Everything in stock market is just possibilities. There is no 100% certainty. Yung offer period niya is on August 16 until August 20, 2021. So that's Monday next week until Friday. Dapat may fund ka na sa mga MyTrade users ng August 17, 12 noon. So, umaga pa lang ng Martes, dapat may fund ka na sa MyTrade. If you have BPI, BDO, or other trading participants, pa-comment na lang sa baba if meron kayong na-receive na email gaya nito sa MyTrade. Kapuntahan natin yung chart niya. Tingnan natin kung paano tayo pwedeng kumita. So, currently, 0.1120 siya, no? So kung makukuha mo siya, sabihin na natin 15,200. So may ano pa yan, may mga fees, taxes. Meron din na natin isasama sa calculations yun. 15,200 yung ginastos mo sa 190,000 shares, no? Na binili mo. Kung ibebenta mo siya ng point, sabihin na natin sa current price niya, 0.11. 20,900, no? So, kumita ka ng more than 5,000. Sabihin natin, 5,700 yung profit mo kung mabenta mo siya ng 0.10. So, again, mabilisan lang yung bagsak nito. Possibility kasi yung APL, need nila ng funds, no? This is more on a trader perspective, no? But if you will look for a long-term goal ni Apollo Global Capital, meron din naman siyang magandang fundamentals eh. But again, this video is for a trader perspective muna. As you can see, below MA20 pa rin siya. Meaning, nasa short-term downtrend pa rin. Below MA100, long-term downtrend pa rin siya, no? And still on a below MA200. So, nasa downtrend pa rin si APL, no? So, kung titignan natin yung possibility na pwede nating magin, kung mabili natin siya ng 0.08 dito, ayan. So, pwede mo namang ma-edit yan. And then, mabenta mo siya. Huwag tayong masyadong greedy. Huwag kang masyadong greedy. Pwede ka na dito. Pag bukas ng market, benta mo 0.95. May 18%, 0.87% ka. Trader's perspective yan. Again, sa lahat ng mga traders, this is a possibility. RSI 14, nasa 34, no? Ito, RSI 34. So, nasa oversold level pa din naman. MACD below zero line. So, 18% yon, no? More than a year ka nang nakakuha sa banko, 3% to 5% per year ka. Pero kung mabenta mo siya, tingnan mo dito, 0.10. So kung 0.10 mo siya mabenta, almost 25, nasa 25% din siya, no? So kailan mo pwedeng magawa yan? Baligan natin yung email. So tentative listing date niyan is on August 31, 2021. So check your calendar, Tuesday. The possibility on Tuesday before 9:30 a.m. ready ka na dapat nakapag-sell or naka-abang ka na para magbenta sa 0.09.
or 0.10. So nasa 0.10 yan, nasa 25% na rin yung gain mo. So again, just like what I always say, protecting your capital is always the main priority. Don't just invest because you saw this, you have watched this video. Do your own research and always trade at your own risk. Have a good one.